Good morning mga lords. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking na-experience noong namasyal kami dito sa Enchanted Kingdom. Bali, ang napapanood nyo ngayon ay dito ako sa harap ng main gate ng nasabing Enchanted Kingdom. At kung nakikita nyo yung mga taong pumapasok at lumalabas sa mismong gate. So mamaya-maya ng konti, papasok tayo sa loob. Ito na nga, at nandito na kami ng aking asawa sa pilahan para sa pag-submit at pag-check ng ticket. So ayan, nakikita nyo yung mga iba rin, mga turista na gustong makita ang loob ng Enchanted Kingdom. Pagdating naman sa requirements ng pagpasok dito sa loob, hindi naman sila stricto. Kailangan lang talaga ticket. Ganon din ang kasuotan, hindi naman pinagbabawal ang kahit na anong kasuotan dito sa loob. Basta presentable lang, wag lang naman siguro nakahubad o naka-two-piece o naka-brief lang. So ayan guys, kung nakikita nyo, dito pa lang kami pagpasok sa loob. Nag-video na kami agad ng aking asawa at makikita nyo, medyo marami rin mga namamasyal ang nagpuntahan dito. So ayan, sa pagkataong ito, sa tinagal-tagal ko na rin dito sa Laguna, ay first time ko na papasyal din dito sa Enchanted Kingdom. At pasalamat sa nag-sponsor na si David Maben Carbonell. Maraming salamat sa aking napakabait na bayaw. Ayan guys, ipinapakita ko ang mga views, ang mga rides na pwede nyong experience dito sa loob ng nasabing Enchanted Kingdom. Dito nga pala, yung isang ticket mo, halos libre na lahat ang iyong gustong sakyan. Pagpasok mo dito sa loob, ang bale, sakripisyo mo na lang ay ang pagpila. Kasi halos karamihan ng mga rides dito ay pinipilahan talaga. So kailangan mo lang pagtiyagaan ang pumila hanggang sa darating ang time na ikaw naman ang uupo o ikaw naman ang gagamit sa isang rides. Wala namang scheduling dito sa pagpili ng rides. Bahala ka na kung ano ang kursonada mong ma-experience. Random, kumbaga random ang pag-rides dito. Mamili ka lang. Halimbawa, itong extreme rides na to, kung ayaw mong ma-experience yan dahil natatakot ka, kung meron kang phobia sa heights, ay hindi pwede yan sa'yo. O kung hindi naman, baka meron kang high blood, you know, ay hindi pwede sa'yo yan dahil talagang kakabahan ka talaga. So eto naman ngayon, katulad yan, nakapila ako ngayon. Pupunta ako dun sa gusto kong ma-experience ang extreme rides na yon. So nakapila ako dyan. So eto naman, yung kung gusto mo naman yung rides na yan, pipila ka din. Ayan, medyo extreme din ang experience na yan. Hindi lang katulad doon sa isa na yung space shuttle na tinatawag na talagang mapapabaliktad ka ng 360 degrees. Ito ay hindi, halos ano lang siya, nakatagilid lang. So eto muli guys, ipapakita ko ulit sa iyo sa isang part kung ano yung view, 360 views sa parte na to. Medyo maliwanag pa sa mga oras na to dahil siguro mga 5 o'clock, mga ganun ang oras. Maliwanag pa. Inabot kami dito ng misis ko ng gabi na, yung magdidilim na. So ayan, nakikita nyo yung mga ibang mga turista, mga
namamasyal din dito. Enjoy ang pagpunta dito. Solid guys. Kailangan nyo ding ma-experience kung hindi nyo pa nasusubukan. So ito ngayon ang mga expected na makikita nyo sa loob. Hindi kayo pwedeng magdala ng pagkain. Kasi dito sa loob, mayroon din silang sariling bilihan ng pagkain kung gusto nyong mag-merienda. Tubig, pwede nyong ipasok ang tubig. Pero pagkain, hindi pwede. Kaya ang ginagawa ng iba, dun sa sasakyan niya sila lumalabas. Pag gusto na nilang kumain, lalabas sila dun sa parking area. At nandun naman ang mga baon nilang pagkain. Doon sila kumakain. Yun ang mga nakita ko na senaryo nung pagpasok namin sa gate. Yan, matutuwa yung mga dito, mga anak natin, mga bata. Marami silang mga ma-experience na rides. Kahit na to? Swan? Kahit na anong rides, Swan. Libre po, libre. Basta mayroon lang kayong ticket na ipapakita pagpasok dito sa loob. Libre na lahat ang gusto nyong sakyan o ma-experience. Miguel! 1K daw ang dito. Kung kailan mag-video, tsaka tumigil. 1K daw ang per ticket. So kung let's say apat kayo, ihanda mo na rin ng 4,000 para sa ticket lang. Para masulit mo ang pagpunta rito, kailangan pagbukas pa lang ng Enchanted Kingdom, kailangan nandito ka na rin kasi sa dami ng gusto mong ma-experience o gusto mong ma-rides, baka kukulangin ng oras. Kaya mas maganda kung mas maaga, mas okay, para masulit ang ibinayad mo na 1,000. Lalong-lalo na sa mga bata, matutuwa talaga sila dito. Baka hindi din alam kung ano yung uunahin na na laruin o sakyan. SMX will be live on stage in a few minutes. So, ayan mga lords, nakikita nyo sa aking likuran ang pinatawag nila na Space Shuttle. Yan ang extreme rides din na isa sa pinaka nakakakaba na rides dito sa loob ng EK. Mamaya, dyan ako mamaya. Ibang-iba ang pakiramdam pag mga ganitong klase ang rides na ma-experience mo na hindi mo pa nararamdaman sa tanang buhay natin, tanang buhay mo. Sarap ng feeling. Yan, dito banda mga idol, nakapila na ako para sa Space Shuttle Rides. So ayan, nakapila din yung mga ibang mga gustong mag-rides. Yung iba nga naririnig ko sa mga kwentuhan sa mga katabi ko, parang gusto na daw nila mag-back out. So dito sa rides na to, bawal ang magdala ng mga gamit na sayo. Kung pwede mong dalhin ang cellphone mo, ang sunglass. Pero mas minabuti nila na iwanan na lang dahil delikado. Maka malaglag o masira pa. So ayan, enjoy mo na ninyo ang panonood mga lords.
sa mga views. Extreme rides. Basa kayo dyan. Doon, dyan ka mababasa o, yan. Oo, hindi naman o, kaya mo. Mga kamay lang. Sabi ni ate, basa daw. Ay, may isang concert eh. Kaya. Dapat yung kanina ano patulis dapat ni, di ba? Oo. So ayan mga lords, at tapos na ang aming pamamasyal dito sa loob ng EK, at dito na kami, palabas na kami. At salamat sa inyong panonood. So bali dito na banda, dito na kami sa parking area. So tanaw na tanaw pa rin yung mga nagagandahang mga rides katulad ng extreme ride salon, at natapat din na
mga bandang 7 o'clock ay mayroon silang fireworks display. Ayan. Maraming maraming salamat sa panonood. God bless. Oh,